Hello po, CreepyMc Pancit. Isa po ako sa ultra mega fan ng channel mo. Palagi ko pong inaabangan ang bagong episode ng Hitman, pati na rin ang mga true horror story sa channel mo. Fan na fan din po ako ng mga fictions na gawa ni Six tsaka ni Darwin Medalyada ba yun? Dahil ang gagaling po talaga nila magsulat ng mga kwento. Sana po ay marami pa silang masulat na kwento sa iyo. Ito po palang kwentong ibabahagi ko ay hindi nangyari sa akin. It happened to my dad when he was just 10 years old. Sige na nga, Tagalog na lang, dumudugo rin yung ilong ko eh. Bale, yun nga po. Sana ay mapagbigyan nyo itong kwento at ma-feature sa channel nyo. Taong 1999, 10 years old nun si Dad at nakatira daw sila sa squatters area sa Maynila. Malapit daw yun sa sementeryo. Pero hindi naman siya natatakot sa multo dahil sanay na nga silang nakakarinig ng mga alulong tuwing gabi. Mga alulong daw yun at ingay na hindi sa multo nagmumula, kundi sa magkabilang gang na ang dalas mag-riot at magbatuhan ng pillbox at molotov. Hindi naman sila nakikialam dahil baka mapagdiskitahan daw sila nung mga gang at mapahamak pa ang buhay, kaya hinahayaan na lang nila. Nariyan naman daw ang mga parak para mamagitan sa away ng mga gang. Ang kaso nga lang, ang babagal daw ng mga parak dumating. Para raw talaga mga pulis sa pelikula nung araw. Hindi ko pala nasabi na si Dad eh hindi na kumain ng dahon ng gabi simula nang mangyari ang insidenteng ito sa matalik niyang kaibigang si Ringo. Si Ringo eh kaibigan niyang kalakal boy. Mag-isa na sa buhay dahil maagang namatay ang mga magulang. Kaya naman natuto rin si Ringo na magbanat ng buto sa murang edad pa lamang. Hindi pa naman daw mayaman nun si Dad, kaya naging kaibigan niya ang mga batang kagaya ni Ringo. Bukod daw kasi sa magkaedad lang daw sila nito, eh talagang masiyahing bata ang kaibigan niya. Humahanga raw talaga siya sa kaibigan at isa ito sa naging inspirasyon ni Dad para maging masigasig sa buhay. Ang sabi ng mga kapitbahay, kapag nagpatuloy daw si Ringo sa pagtsatsaga nito, ay magiging maayos ang buhay nito paglaki. Posible raw na makaahon sa kahirapan. Saka barat na barat daw ang kaibigan ni Dad. Kapag nasa palengke nga raw sila ni Ringo, palagi itong tumatawad para makadiscount sa mga tindera na pumapayag naman dahil kilala nilang mabait ang bata. Isang gabi raw, may isang matandang naglalako ng dahon ng gabi sa lugar nila. Hindi raw iyon ang matandang regular na nagtitinda ng gabi sa lugar na iyon. Kaya nagtataka ang mga nakatira sa sementeryo. Saka gabing-gabi na raw, e may nagtitinda pa ng dahon ng gabi. Pero ang dahilan daw doon ang matanda, pinapaubos na lang daw nito ang gabi para makauwi na. Ibinibenta na nga rin daw sa murang halaga. Kahit ganoon, hindi pa rin daw bumili ang mga tao ng dahon ng gabi sa matanda. Tanging si Ringo lang daw ang bumili para kainin sa gabing yun. Tuwang-tuwa pa nga raw ang kaibigan ni Dad dahil nga mura at malaki ang natipid nito. Noong gabi ding yun, pupunta sana si Dad sa bahay ni Ringo, pero hindi siya pinayagan ng mga magulang. Gabi na raw at baka madamay pa siya sa riot ng mga gang. Nung sumapit ang umaga, takantaka raw siya dahil hindi niya man lang daw nakitang lumabas si Ringo sa barong-barong na tinitirhan nito. Kinakatok niya pero walang sumasagot. Nag-aalala pa nga raw si Dad noon na baka nalaso ng kaibigan niya, kaya humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Pero kahit isa sa mga ito ay walang naglakas ng loob na buksan na pinto ng bahay ni Ringo. Natatakot daw kasi ang mga matatanda na baka isang patay na bata ang matagpuan nila. Kaya pinalipas nila ang ilang pang mga araw. Wala namang nangangamoy, kaya sigurado nilang buhay si Ringo. Pero takantaka sila kung bakit hindi lumalabas ang masigasig na bata. Kaya ang ginawa raw noon ni Dad, hindi niya inubos ang pagkain niya. Palaging kalahati lang ang inubos si Dad para maihatid ang kalahati ng pagkain niya sa bahay ni Ringo. May kumukuha naman daw ng pagkain kapag inilalapag niya sa tapat ng bahay ng pinto. Buto ang kamay daw ng bata, pero sigurado si Dad na kamay iyon ng kaibigan niyang si Ringo. Kinakausap niya ito, pero mga may hinang ungo lang daw ang nagiging sagot ng kaibigan. Para bang nawala na ito ng kakayang makipag-usap sa kahit na sino, maging ang mga kapitbahay ay hindi na nito pinapansin. Hanggang sumapit ang isang gabing ikinabahala ng mga tao sa lugar na yun sa Maynila. May nakita kasing mga patay na manok malapit sa sementeryo.
butas ang katawan, may kagat sa leeg at parang sinipsip ang dugo ng tatlong patay na manok. May nakapagsabi pa na bago ro nilang makita ang mga patay na manok ay may isang itim na hayop raw ang nakitang tumatakbo papalayo sa masukan na parte ng sementeryo. Naulit pa ang mga ganong insidente. Pusang wakwak ng tiyan, asong kinagat sa leeg, at mga kambing na nawawala ang laman loob. Nagdesisyon daw ang mga tao noon na magronda gabi-gabi. Hindi na raw nila pinapansin ang panganib na dala ng mga nagra-riot na gang. Mailap daw talaga ang aswang. Iyon ang tinawag nila sa nilalang kahit hindi pa nila nakikita. Nakalimutan na ng mga tao noon si Ringo at mas inisip na nila ang banta sa kanilang mga alaga at kabuhayan. Natatakot sila para sa kanilang mga anak, mga asawa at mga minamahal. Kahit si tatay, takot na takot din daw kaya dumalas ang pagkukulong niya sa bahay pero hindi niya raw nakakalimutan si Ringo. Hindi, kahit kailan, lagi niya raw itong naaalala tuwing kumakain. Nangihinayang daw si dad kapag hindi niya nahatiran ng pagkain ang kaibigan, pero mas natatakot siya sa banta ng aswang. Nagkaroon pa nga ng pagdududa ang mga tao na baka yung aswang na tinutugos sila ay yung matanda na nagbebenta ng dahon ng gabi isang gabi. Hindi na raw kasi bumalik ang matanda at nagbenta ulit. Hinala nila, tiniktikan lang ang lugar para alamin kung saan magsusuot para magtago. Kaya nga raw siguro alam ng aswang kung saan lulusot kahit pasikot-sikot ang lugar nila. Hanggang sa mahuli nga ang aswang isang gabi. Lahat ng kapitbahay nila dad nagulat sa natuklasan nila. Hindi matanda ang aswang, kundi isang batang kaidaran ng daddy ko. Walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan, si Ringo. Gustuin mang patayin ng mga taong bayan ng bata ay hindi nila magawa. Mga hayop lang naman daw ang kinakain nito at walang sinaktan kahit isa sa kanila. Saka hindi naman sila sigurado kung aswang nga ba talaga ang bata o isa lamang batang nabaliw dahil sa gutom. Hindi rin naman ito mabalahibo nung nahuli nila pero balot na balot daw ng grasa ang katawan kaya siguro pinagkama ng itim na hayop. Ang sabi ni dad, pinaalis daw si Ringo sa lugar. Pinagambag-ambagan upang ipadala sa mental hospital dahil naniniwala silang nabaliw lamang ang bata. Pagkatapos noon, wala nang dumalo kay Ringo. Para raw alaalang tumaan lang ang kaibigan niya. Ang bilis-bilis daw nitong nalimutan ng iba hanggang sa hindi na nababanggit sa mga kwentuhan. Pero si dad, hindi raw niya talaga nakalimutan kahit kailan. Nasa puso niya raw siguro ang alaala ng kaibigan. Sa totoo lang Sir Paul, napapaisip pa rin po ako kung totoo ba ang kwentong ito ng dad ko. Dahil marami na akong narinig na ganitong bersyon ng kwento. May mga nahahawa ng pagkaaswang sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kung ano-ano. Sa kaso ro na kaibigan niyang si Ringo, nagsimula raw iyon sa pagkain ng dahon ng gabi. Nayanggaw daw ang kaibigan niya. Napasahan ng pagkaaswang sa pamamagitan ng laway. Ito rin po yung dahilan kung bakit hindi na kumakain si dad ng dahon ng gabi. Magmula noon, nagdududa na rin daw siya sa mga matatandang nagbebenta ng dahon ng gabi kapag sumasapit ang gabi. Hello po Sir Paul, ako po ulit ito. Yung nagkwento ng aswang sa Bataan, tsaka yung puno ng tiyesa. Kwento ko lang Sir Paul yung experience ng pinsan ko na si Kuya Bats doon din sa Bataan. Bali, ganito kasi yun Sir Paul. Trike driver yung pinsan ko doon sa Balanga, Bataan. One night, siguro around 2 AM yon, habang nakapila si Kuya Bats sa terminal ng mga trike sa Balanga, may isang babae na papalapit sa kanya. Sa tingin ng pinsan ko ay medyo nakainom. Nagulat pa nga doon si Kuya Bats nang bigla siyang tapikin sa balikat. Sabay sabing, "Hoy kuya, babayay ka pa ba?" Sabi naman ni Kuya Bats, "Oo ma'am, saan ba kayo?" "Sa hulo lang ako kuya, magkano ba singil mo doon?" 70 ma'am." "Okay sige." Nga pala si Paul, yung hulo na binanggit ko, nasa bandang dulo yun ng isang highway.
Mapuno ang lugar na yun. Nakakatakot. Kasi bihira lang ang mga bahay doon. Tapos kung may bahay man, karamihan sa kanila ay walang mga ilaw. Balik po tayo sa kwento, Sir Paul. Bali, nakapasok na sila sa may bukanan ng hulo. Then nagtanong yung pinsan ko, "Ma'am, saan po ba kayo dito banda?" "Basta kuya, diretso ka lang dyan, sa may dulo banda." Kinilabutan na yung pinsan ko kasi wala siyang natatanong na bahay. Pumasok na nga sa isip niya na baka suwang tong babae na to at siyang trip na kainin. Hanggang sa di kalayuan, Sir Paul, may natanong siyang bahay kubo. At take note, Sir Paul, ito lang ang nag-iisang bahay sa gitna ng bukirin. Alam mo yung mga napapanood niyo sa horror movie na bahay, yung parang nasa gitna ng kawalan? Ganun na ganun siya, Sir Paul. Tapos bila nagsalita si girl, "Kuya, dyan, ihinto mo na dyan sa tabi." Sabay baba ni girl habang tinatawag niya yung nanay niya. "Nay, nandito na ako. Pakibayaran naman yung tricycle, nay." So yun na nga, nagbayad na yung nanay ni girl at paalis na yung pinsan ko nang bigla niyang naalala kung gaano kadilim at nakakatakot ang daan pabalik. Eh bali-balita pa naman doon na may mga aswang daw doon sa lugar na yon. Habang binabagtas ng pinsan ko yung daan pabalik, ay may nakita siyang malaking aso sa gitna na dinadaanan niya. Sabi ng pinsan ko, masyado malaki yun para sa ordinaryong aso. Mapupula daw ang mga mata nito tapos nakatitig sa kanya. Agad-agad kinabig ng pinsan ko yung motor niya at humarurot pabalik doon sa bahay ng pasero niya kanina. Habang humaharurot siya ay tumingin siya sa side mirror ng tricycle. Laking gulat niya nang humahabol pa daw yung asong malaki. Kaya lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo. Buti na lang, Sir Paul, kasi yung nanay ng pasero niya hindi pa nagsasarado ng pinto pagbalik niya. Pagbalik doon ng pinsan ko, sabay babado agad siya ng motor. Di na daw niya kinuha yung susi ng motor niya na naksuksok pa rin. Tumakbo raw siya sa bahay ng pasero niya, sabay sabing, "Tao po! Tao po! Nay!" Nagulat pa daw yung matanda pagkakita sa kanya. O bakit? Ano yung tutoy?" "Nay, may nakasalubong ho akong malaking aso sa daan. Hinabol ho ako kaya bumalik ako dito. Baka ho na pwede muna ako magpaabot ng liwanag dito, nay." "Ah, naku, buti di ka naabutan. Kung hindi baka may masama nangyari na sayo. O sige, magpahinga ka muna dito, tutoy." At ayun na nga, nakatulog na ang pinsan ko habang iniisip kung ano ba ang humabol sa kanya. Aswang ng malaking aso daw ba yon? Ewan. Hanggang sa magumaga na. At ayun, nagpasalamat siya sa mag-ina dahil pinatuloy siya sa bahay nila. Pagbalik niya sa tricycle niya, tatawa-tawa na lang siya dahil naiwan niya nga dun yung susi. Buti na lang kahit hindi siya naabutan ng aswang o nung aso o kung ano man yon, ay hindi nun naisipan na nakawin yung tricycle niya. Siya nga pala, pabati kay Kuya Harry, aka Kuya Bats, at sa Team Walwal, pati na rin kay Kuya Adam na broken. Hanggang sa muli, Sir Paul, maraming salamat po sa inyo at God bless po sa channel nyo. Hello, Sir Paul, tawagin mo na lang ako sa pangalang John. Matagal nyo na po akong masugid na tagapakinig. At bago po ang lahat, Sir Paul, hihingi muna ako ng dispensa sa iyo kung hindi maganda ang pagkakasulat. Blind po kasi ako, Sir Paul, at nakakapag-type lamang sa pamamagitan ng talkback. Itong ibabahagi kong kwento, Sir Paul, ay masasabi kong ito talaga ang dahilan kung bakit napalapit ako sa Diyos. Maraming beses na po ako nakaranas ng kababalaghan, Sir Paul. Pero iba po talaga yung karanasan kong ito. Hindi rin po kasi ako parisimba dati. Isang gabi po nun, Sir Paul, naisipan ng mga kaibigan ko na mag-spirit of the glass. Ayaw ko sanang pumayag nun, Sir Paul, kaso mapilit sila at hindi rin po ako makatanggi dahil baka magtampo sila sa akin. Sila pa naman po ang sumasama sa akin so tuwing may lakad ako. Noong nagsimula na po kami, Sir Paul, kakaibang lamig na po ang nararamdaman ko. Nagsimula na rin po akong kabahan nun. Tapos nung tawagin na ng isang kaibigan ko ang espiritu, narinig ko po na biglang gumalaw ang baso at narinig ko rin po na bigla itong nabasag.
Sinabi ko pa sa kanila, bakit nabasag yun? Imbis na sagutin, sumigaw yung isa kong kaibigan. Brad, si Jane, tumitirik yung mata. Si Jane po, Sir Paul, ay isa sa tatlong babae na kasama namin na gabing yun. Bali, walo po kaming lahat. Tatlong babae at limang lalaki. So, yun na nga po, Sir Paul. Narinig ko na lang po na nagsipagtakbuhan ng mga gago. Napamura talaga ako nun sa isip ko. Kasi iniwan ba naman kaming dalawa ni Jane? Hindi talaga ako makagalaw noon sa sobrang takot ko, Sir Paul. Ilang sandali lang, narinig ko na tumatawa si Jane. Sabi ko pa, Jane, okay ka lang ba? Hindi ito sumagot, Sir Paul. Bagkos narinig ko itong tumayo at dahan-dahan naglalakad papalapit sa akin. Grabe na talaga ang kabog sa dibdib ko nun, Sir Paul. Hanggang sa naramdaman kong may humawak sa balikat ko at pumulong siya sa akin. Sabi niya, dadalhin ko kayo sa impyerno. Sabay tawa ng malakas. Alam ko na si Jane yun, Sir Paul. Kahit iba na yung boses niya. Magkahalong lalaki at babae na boses ang boses niya. Ang ginawa ko po, nilabanan ko po ang takot ko. Hinawakan ko po siya sa dalawang kamay. Pagkatapos, nagdasal po ng mataimtim. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa lahat ng kasalanan ng nagawa ko. Habang nagdarasal ako, paulit-ulit pa rin sinasabi ni Jane sa nakakapangilabot na boses ang mga katagang dadalhin niya kami sa impyerno. Nagdasal ako ng ama namin, Sir Paul. Sinasabay niya rin ako sabay tawa. Naiiyak na talaga ako nun, Sir Paul. Pero hindi ko pa rin binibitawan ang kamay ni Jane. Hanggang sa ang pinakahuling ginawa ko, humingi ako ng tawad sa kung sino mang nagambala namin. Tumatawa pa rin siya at sinasabing ikaw ang uunahin ko. Nagdasal ako ng sarili kong dasal, Sir Paul, at doon na nagsimula magpumigla si Jane. Hindi ko pa rin siya binitawan, kahit pa nahampas na ako sa kung saan. Hindi pa rin ako tumigil sa pagdarasal hanggang sa narinig kong sumigaw siya. Itigil mo yun, bulag! Itigil mo yan! Pinakahuling binanggit ko po, Sir Paul, bago natumba si Jane. Ama, kayo na po ang bahala sa amin. Inali ko po ang buhay ko sa inyo. Pagkatapos kong sabihin yon, naramdaman ko na lang na dahan-dahan natumba si Jane. Nakahawak pa rin po kasi ako sa kamay niya noon, Sir Paul, kaya mabilis ko siyang naalalayan. Kahit pa ramdam ko na parang nabali ang pako sa sobrang lakas ng pagkakahampas. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik na ang mga gago. Hindi ko na namalayan ang mga sumunod pang nangyari dahil nawala na po ako ng malay. Pagising ko, nasa dorm na ako. Tapos nandun din ang mga gago kasama si Jane. Humingi sila ng tawad habang si Jane naman nagpapasalamat. Pero kahit ganun na nangyari sa akin, Sir Paul, marami akong natutunan. At isa na po doon na kahit anong mangyari, Diyos lang ang natatangi mong masasandalan. Magtiwala ka lang at manalig sa kanya. Yun lang po, Sir Paul. Sana po mapili mo ang kwento na ito. At maraming salamat po.